Kapalit ng pangakong world-class na paliparan, magbabago ba naman ang terminal fee at employment sa NAIA? Ang sagot ng gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Brownout! Mahabang pila sa counter at sa immigration. Traffic, pagpasok at paglabas ng airport. Bagaman may mga pagbabago na sa mga nakalipas na buwan, minsan ang nabansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Pero worst airport no more na nga ba? Kanina inanunsyo ng Department of Transportation na minanalo ng bidder para gawing pribadong operasyon ng airport, ang SMC SAC Consortium. Kabilang sa consortium ang San Miguel Holdings Corporation na negosyanteng si Ramon Ang at ang Incheon International Airport Corporation na nagpapatakbo ng Incheon International Airport sa Korea. Ang San Miguel din na nagpapatakbo ng Katiklan Airport sa Boracay at nagde-develop ng airport sa Bulacan. Ang SMC SAC Consortium ang pinakamalaking offer na 82.16% ng ibibigay na kita sa gobyerno mula sa apat na nagbid sa proyekto. Ayon sa DOTR, 36 billion pesos ang inaasang ibibigay nitong kita sa gobyerno taon-taon o 900 billion pesos sa loob ng 25 years sa kontrata nito. Bukod pa ito sa 30 billion pesos na one-time payment sa pag-takeover sa airport at 2 billion pesos taon-taon. Umaasa ang DOTR na hindi na maghahabol ang mga natalong bidder para matuloy na sa wakas ang pagsasapribado ng airport na 30 taon nang sinusubukan. Okay naman yung acceptance nila, no? Okay. When I talk to them. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, hindi naman daw magtataas ng passenger terminal fee kundi sa mga navigation fee lamang at rentals. Ang proposal daw ng SMC SAC and Company Consortium hindi lamang para gawing world-class ang airport, kundi siguruduhin rin na magbebenepisyo ang gobyerno. Makikipagtulungan daw sila sa gobyerno at mga stakeholders para gawing moderno ang airport na may pagmamalaki ng mga Pilipino. Greater availability of parking, shorter and more predictable waiting times from check-in to immigration to security, availability of seats at the pre-departure gate. Ayon sa Department of Transportation, maaaring simulan na ang pagsapribado ng NAIA sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng ahensya, wala naman daw mawawala ng trabaho sa mga empleyado nito ngayon. Ang ilang grupo nga ng mga manggagawa sa MIA naglagay ng mga karatula ngayong araw kontra sa pagsasapribado ng operasyon ng airport. As per our research sa PPP Center, dapat po doon sa developing stage pa lang ay isinasama na yung tinatawag naming mandatory consultation sa mga empleyado. So ito po ay maliwanag na itinago sa amin. It's part of the deal, no? Lahat dapat may trabaho. Yung iba mapupunta sa MIAA, yung iba sa private concessionaire. Yung iba naman, siguro yung mga gusto. Kasi they will be offered sa a retirement pay also. E babaguhin kaya ang pangalan ng airport? 1987.